Welcome back. Balik sa Arellano University ang NCAA Women's Volleyball Crown matapos nilang ma-upset ang thrice to beat na San Sebastian Ladystag sa finals. Gaano kahirap ang pinagdaanan ng Lady Chiefs para muling makuha ang corona? Para sagutin yan, makakausap natin ngayong gabi sa The Score ang bagong NCAA Women's Volleyball Champions, ang Arellano University Lady Chiefs. Yay! Coach Obet Javier, fourth straight year, or rather third finals appearance in the past 4 years, Coach. Tama po ba? Una kayo nakarating sa finals, natalo kayo sa perpetual, nakabawi kayo sa second year, na-sweep niyo yung San Sebastian. Hindi niyo na-depensahan yung championship nung season 91, pero eto kayo yung ngayon, season 92, naibalik niyo ang corona sa Legarda. Ano ang pakiramdam, Coach, at nakamit niyo ang iyong goal for season 92? Napakasaya kasi lahat ng paghihirap ng bata, talagang naibalik namin. Pati yung binigay sa na-effort ng school, naibalik din namin sa kanila. Coach, nung umaga ng game number 1, nakatanggap ka ng malungkot na balita about your wife. Paano mo naman nagawang mag-coach pa rin despite learning about your wife's passing sa Spain? Inisip ko lang na kailangan kong i-adjust yung sarili ko kasi kung ipapakita ko sa player ko na down ako, naisip ko baka biglang ma-down din yung moral ng bata. So sabi ko nga, concentrate muna ako sa game. At alam ko rin naman na gusto rin naman ni Macy's na mag-concentrate ako sa game. At syempre, isa sa mga leaders ng kupuna ng captain, si Rhea Sante. Rhea, ano naman na sinabi mo sa iyong mga kakampi nung nalaman nyo yung nangyari sa wife ni Coach Obet? Kinabukasan po, nag-meeting ka agad kami para po doon sa nangyari kay Coach. Una ko po sa kanilang sinabi na parang mas lalo tayong binibigyan ng Panginoon ng isa sa mga motivation natin para magpatuloy sa hanggang sa huli, sa finals. At Rhea, sinabi rin sa akin ni Coach Obet, sa lahat ng mga players na kinoach niya, ikaw daw yung isa sa pinakamagaling o pinakamagaling na team captain. So, ano yung feeling na sinabi sa'yo ng coach mo na yun daw ang tingin niya sa'yo? Siyempre masaya sobra kasi yung tiwala ng tao mahirap kunin eh. Yun yung unang-una. Mahirap express eh. Baka maiyak ako eh. Pero Rhea, congratulations ha. Alam nyo, nung ako'y nagko-hover ng final series nyo against San Sebastian, hindi ko talaga alam kung sino ang maglalaro na maganda, kung sino ang gagawa ng puntos. Jovi Prado, ikaw ang hinirang bilang MVP sa finals. Naisip mo ba na ikaw yung pipiliin bilang finals MVP? Sa totoo po, hindi po talaga. Kasi unang-una, nag-perform po ng maganda talaga yung setter namin na si Rhea. Kaya nagulat din po ako eh. Sa akin po binigay yung award. Ang naalala ko, Jovi, sa game number 2, medyo nag-struggle ka sa simula. Hindi ka makapalo. Pero bigla na lang umangat yung laro mo. Sets 3, hanggang sa dulo. So, ano yung dumaan sa isip mo na kailangan mo bumawi after struggling during the start of that match? Sabi po kasi ng coaches ko, pag ako daw po yung nawala, mawawala din daw po yung iba kong teammates, which is totoo nga naman po. So ayun, dahil minomotivate po nila ako, ayun, parang bumalik na po ako. Sabi nga po nila, parang napadaan lang ako eh. Okay, kasi syempre, pag nasa finals ka, tas kalaban mo pa, San Sebastian, hindi natalo sa elimination round, ibang klaseng pressure ang nararamdaman ng isang player. I can only imagine kung anong klaseng pressure yun. Pero itong si Rhea Ramirez, parang hindi nakakaramdam ng pressure kasi hindi nagbabago eh yung itsura ni Rhea. Rhea, paano mo ba nagagawa yun? Na parang tuwing nagsiset ka, tuwing dinidig mo yung bola, parang kalmado ka lang. Kasi po, kapag sabi po ni Coach, once na nawala po ako, di wala na po lahat. Kumbaga, ako po yung magdadrive ng laro. Kapag nawalan ako ng laro, walang mangyayari sa team. Kumbaga, dapat ako yung makitaan nila ng maganda para sila din, tuloy-tuloy din yung mapapakita nila. Maraming magaling na setter ngayon sa collegiate volleyball. Meron ka bang iniidolo na setter? Sino ba ang ginagaya mo na setter sa collegiate volleyball? Hindi naman po sa pag-ano, pero wala po talaga. Nakikita ko lang po talaga si Coach Obet. Opo.
Si Coach Obet kasi setter na setter naglaro para sa National University. So si Coach Obet yung idol mo? Opo. Okay, kausapin naman natin yung mga ilan sa mga graduating players, si Eunice Galang. Eunice, ano, ikaw kilala ka bilang isa sa mga magaling na libero sa NCAA. So, ano ang fondest memory at yung memory na talagang hindi mo makakalimutan as you graduate from Arellano University? Lahat ng player, hindi nila mararanasan to eh, yung mag-champion. Parang ngayon ko lang na-realize na sinabi nila coach na hindi kailangan malakas, kailangan magaling. Yung tumatak sa isip namin lahat na pwede mo yung dala-dala kahit sa ang angulo ng aspeto ng buhay, yung ganong klase ng paniniwala. Yun yung feeling ko sobrang the best na meron akong ganitong team, naging part ako ng ganitong team na kayang ibigay buong buo para sa... Iniisip kasi namin yung bawat isa eh. Kung mawawala ako, posibleng maramdaman niya rin yon. Kaya lahat ginagawa namin para sa isa't isa. Merong mga players sa inyo na naglaro nung season 90, nung unang best kayo nagkampyon, pero hindi naglaro nung season 91, pero bumalik at nag-champion pa, gaya na lamang ni Jonah Ibiza. So, ang swerte mo ah, nakabalik ka pa, nag-champion. Ikaw ba ang lucky charm ng Arellano? Yeah! Hindi naman si So, ano ang feeling na graduating ka na rin, di ba? So, ano ang feeling na nakapag-graduate ka, two-time champion sa NCAA? So, syempre po, sobrang saya kasi sa pag-graduate po namin, dalawang beses kaming akyat kasi champion po kami, tsaka yung degree na matatapos po namin. Tsaka kasama po namin yung buong team namin na akyat sa stage. Okay, kausapin naman natin yung mga players na magsistay sa team, syempre. Si Regina Rocha, kaya. Regine, sobrang umangat yung laro mo this season. Last year, service specialist ka lang, pero ibang klaseng galing ang pinakita mo. Two positions ang linaro mo, utility, tapos open spiker. Ano ba ang ginawa mo sa off-season at sobrang nakapag-step up ka this year? After po kasi nung... sa training po, yung mga sinasabi lang po ng coaches, lagi ko lang pong tinatatak sa isip ko. Ayun, siguro in-apply ko lang po. Okay, kanina nag-usap-usap yung mga Arellano Lady Chiefs at pinaupo talaga si Roxanne Gore dito sa harap. At may kwento dito kay Roxanne kasi 'di ba, marami tayong nakikilala mga players from different teams. Sa Lasal, kilala natin si Chang Abi Maranyo. Ito naman si Tia Gore. Paano ba nagsimula itong Tia Gore na ito? Pakikwento naman. May anak-anakan po kasi ako. Team B po namin. Tapos, nagkukulitan po kami. Okay. Kaya po yun, siguro gumanti rin po siya sa akin. Tinawag niya akong Tia Gore. Kasi daw po, may Chang Abi, may... Anong tawag kay Soltones? Kasi Teta Gretch. Tapos okay, nga sa akin na po, Tia Gore daw po. Coach, masayang-masaya ka ngayon. Masaya rin kaming lahat para sa'yo. Arellano University, I'm sure, very happy sa ginawa ng Lady Chief. So, Coach, anong, may mensahe ba kayo sa lahat ng mga sumuporta, lahat ng tumulong sa inyo dito sa Season 92 ng NCAA? Unang-una, nagpapasalamat kami dun sa Arellano community, especially doon kay Chairman Francisco Cayco, kay Sir Bal na aming director, pati kay Sir Peter. Nagpapasalamat din kami doon sa sponsor namin sa Motolight at sa KFC. Kumbaga, yung nangyari sa amin, magandang maganda to kasi muli na ibalik namin uli yung confidence ng bata, ng team. So, ang ano lang namin is, kailangan lang magdire-diretso kami. Tumingin sa akin si Ann Esguera, baka meron kang gustong sabihin. Hindi, kasi Ann, nag-step up ka. One of the middle blockers. Elimination round, mga 7 points lang yung in-average mo. Pero kinumpute ko sa finals, coming into game number 3, 10 points per match na ang naibibigay mo na puntos. So, ano yung naging inspiration mo at nag-step up ka sa finals? Siguro po yung mga teammates ko tsaka yung mga coaches. Kasi parang, ano po, parang sila po yung nag-guide sa amin na parang, kaya mo yan. Parang sila lang din po yung makakapag-angat sa amin. Kasi katulad nga po nung sinabi ni coach na
parang madami po kasing discrimination na narinig na parang hindi nila kaya yan. Mm. Parang ganun po. So parang sa amin na lang po, sa isa't isa, parang kami na lang po yung nag-cheer up para magawa. Oo nga, kasi nung nagsimula yung season, hindi masyado pinag-uusapan yung Arellano Lady Chiefs, pinag-uusapan yung last year ni Sultones, yung CSB kasi defending champion, yung Perpetual kasi sobrang tangkad nila, yung improvement ng San Beda. Pero Andrea, yes, sir. Ikaw naman yung sobrang nag-improve. Ikaw yung nag-lead sa scoring actually, 10.5 points per match coming into game number 3. So, kung si Anne, ganun yung naging inspiration. Ikaw naman, ano yung inspiration mo at umangat ng todo yung laro mo sa finals? Kagaya nga po nasabi ni Anne, ganun din po. Tsaka yung teammates po, yun po talaga yung nagbibigay ng lakas ng loob para sa akin. Tsaka kay Anne. Rhea, huling mensahe para sa buong Arellano community na sumuporta sa inyo, pinanood kayo, nag-cheer sa PhilSports for game number 3. Nagpapasalamat po kami kasi hindi masyado namin inaasahan na ganun yung support ang ibibigay sa amin eh. Sa athletics, sa marketing department, sa Kaiko family, nagpapasalamat po kami na bumalik po ang tiwala nyo sa amin. Ayan, at naibalik nyo ang corona sa Legarda. Congratulations! NCAA Season 92 Women's Volleyball Champions, Arellano University. Coach Obet Javier, congratulations. See you again next year. At good luck sa inyo, especially sa mga graduating players. Thank you very much. Susunod, Floyd Mayweather Jr. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.